Pagkadismaya ng isang Filipino sports analyst, dito pa nga rin sa ginawang galaw ng ating kababayan, nalisanin ang NBL upang dumaro sa Japan Basketball. Yan ay matapos mong i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating official na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Last week nga mga bulero, matapos itong naganap na huling laban ng 36ers kontra sa koponan ng Melbourne United, siguradong isa ka rin sa mga natuwa sa nilabas na balita ng kampo ni Kai matapos ang laban. Especially na sa wakas, natupad na rin ang hiling ng marami sa atin na makawala si Sotto sa kamay ni Bruton. Pero 2 days ago, bahagyang naliwanagan ng ilan sa ginawang galaw ni Kabayan, lalo na matapos magsalita itong sports correspondent na si Ruben Terrado at sabihin kung bakit nga raw mas okay na magstay na lamang si Kai sa NBL. Subalit maliban sa kanyang komento, bumanat din ang isang Filipino sports analyst na si Carlos Sakamos regarding sa topic na ito. Pwede mo malabel si Kai na on a negative note para nagiging journeyman si Kai, di ba? Parang palipat-lipat siya ng team na wala siyang permanent address. Although, siyempre, sa NBL, medyo doon na siya nakilala. Nakapag 2 years na siya doon. But, yun nga, sa paglipat niya sa Japan, feeling ko, pwede siyang malabel as a journeyman. But, don't get me wrong, ha. Siyempre, yun nga, may chance na nga na maganda naman yung decision yun based on, siguro, pag-aral nung Wasserman na kanyang bagong agency. But, sana tinapos ni Kai yung 3 years niya sa NBL. Kumbaga, he should have waited. Parang he grinded out the full commitment of his contract sa NBL na after the 3rd year, doon pa lang siya mag-assess kung ano yung next step niya. Kasi kung yun, first year medyo wala siyang playing time, 2nd year medyo umangat, tapos 3rd year, maybe then that was the time na makapag-dominate na siya na 20 to 25 minutes or more yung kanyang playing time. If he had been or if he had parang committed dun sa 3rd year niya. But yun na, tapos na. Naka-move on na siya. Siguro ang iniisip dito ng mga kanyang handlers, yung time is of the essence. Kailangan bata ka pa para makita ka ng NBA na maganda agad yung potential mo. So I think that's the mindset behind nung kanyang paglipat na kailangan maging active siya all throughout the early years of his kasi siguro nga, time is of the essence. But on another hand nga, parang meron naman mga ibang rookies, NBA rookies na nakapasok sa NBA at the latter parts of their careers, di ba? Like siguro, ang maisip ko lang na yung parang mga from the Europe, siguro sila Pablo Prigioni, parang 30s na ata siya naging rookie. But siguro nga, let's just trust the process or yun nga, process and the reasoning ng kanyang new agency na mas malaki nga yung exposure or mas malaki yung clout sa NBA. So we'll see if this stopover is the right move heading into the NBA summer camps. Yun ang tingin ko. So syempre, I'm still rooting for Kai and like all of us, we're rooting for him to make it to the NBA.